At dito na nga mga boss, nag-breakout na siya. Hindi ko na na-record tong breakout niya sa trendline kasi sa sinabi ko na is kasi na-busy ako sa no trading. Una is nag-withdraw ako ng 4,000 sa pinakita ko na kanina mga boss. At yung pinakalas na tubo niya is umabot pa siya ng 33,393. So dito na ako nagbinta lahat mga boss. Dito ko na sinesell to at saka winidraw ko balik sa aking main GCash account yung sa GCash wallet ko. So bali 37,000 minus 11,000 is ito yung total profit ko mga boss, 26,300 sa 1 week na trading ko mga boss sa crypto na to. Hello mga boss, ito yung breakdown ng trade ko sa Shiba Inu. One of my trading ito nung nakaraang buwan nung pag breakout sa Shiba Inu, yung nag-rally ang Shiba. Before the breakout is naghintay muna ako, nag-plot ako ng trendline dito sa resistance niya. Ito ang kanyang resistance. Sa support naman is nag-plot din ako ng trendline, nandito yung support. Dito ako naghintay sa break ng triangle na to. Ang price pa niya noon is, ang price pa niya sa araw na to is, naghintay lang ako na mabasag yung resistance niya sa itaas. Kasi ang pattern na to is symmetrical triangle. Either mag-breakout siya sa taas or mag-breakout sa baba. Hinihintay ko lang na mag-breakout sa taas ng trendline. At dito ako nag-plot ng trendline mga boss. By the way, nirecord ko lang tong video na to kasi busy ako sa trading. That's why nirecord ko. Dito yun, naghintay na lang ako na mag-breakout siya pataas. Kapag mag-breakout na siya pataas is mag-buy na ako dito. Either hintayin ko lang na mag-breakout to at saka mag-pullback hanggang sa malapit dito sa trendline na to. Or pwede rin na mag-breakout to at saka ang stop loss ko is below sa candle na to, yung sa 4 hour time frame. Kapag mag-breakout siya pataas at mahulog yung price dito, ito yung latest low niya. So, ikakat ko siya. So, i-stop ko ang trade. Isa yung paraan para hindi masyadong lumaki ang lugi mo. Ma-stop mo agad yung trade. Kasi, i-admit mo na wrong yung analysis mo or yung wrong yung mali yung bias mo. So, ito na mga boss. Hinintay ko lang na mag-breakout siya pataas. At dito na nga mga boss, nag-breakout na siya. Hindi ko na na-record tong breakout niya sa trendline kasi sa sinabi ko na is kasi na-busy ako sa trading. Hindi ko siya natuunan ng pansin kasi nag-trade din ako sa Forex. Nandito, nag-buy and sell din ako sa Forex, yung sa mga currency pairs ba. So, nag-break na siya dito mga boss at umabot siya ng 0.00011 area. Dito yon. At saka dito ako nagsimulang at dito ako nakabuy. Ang capital ko noon is 11k. At saka ang nabili ko na tokens is kasi napakababa ng price niya, napakamura pa ng price niya. 19 million tokens ang nabili ko na Shiba Inu sa GCash crypto. Sa halagang 11,000 pesos. So, hinintay ko lang kasi sa araw na yun, mga I think last month pa ito, sa araw na yun is nag-breakout din ang Bitcoin kasi halos lahat ng mga altcoins ay sumusunod sa Bitcoin. Kapag nag-breakout yung Bitcoin or nag-rally pataas, kalimitan sa mga altcoins ay sumunod din. So, ang altcoin na trinade ko nung araw na yun is itong Shiba Inu. So dito ko siya nabili, mga 11k ang capital ko. Ang nabili ko is 19 million Shiba Inu tokens. So hinintay ko lang siya mga boss at hinold ko lang kasi nabili ko siya sa napakamurang presyo dito na yon, yung breakout sa trendline na to. At dito mga boss, dito sa daily time frame niya, naglagay din ako ng trendline, yung long term trendline niya kasi dito is short term lang ito.
kasi merong mga scalpers na, kasi merong mga trader na nagsascalp lang yung kapag umabot na ang price dito, dito na sila magbinta kasi na, kumita na sila ng malaki, depende sa kapital nila. Kasi ang rule of thumb is dito is ano, major resistance to or major K level, kasi napakahaba ng consolidation dito. Kung makita nyo sa chart is mga 2 years plus rin yun yung consolidation niya. At kalimitan sa trading is kapag ang consolidation ng isang crypto or stocks ba, kapag mahaba, mga ilang years, ang breakout niya is ano din, massive din. So dito is hinintay ko lang kasi alam kong mag-rally pa, magra-rally pa siya pataas. Kasi dito, ang senet ko dito is yung daily time frame. Dito yon. Pwede mo rin iset sa ano, 4-hour time frame. Ang ginamit ko na chart is yung trading view. Ilagay ko lang ang link sa description below. At dito naman sa ito yung hitsura ng chart niya sa cellphone ko. Dito ako nag-view sa CP ko. So ito ang chart niya. Oh, ito. Dito ako nag, kasi kapag mag plot ka ng trend line sa yung desktop or sa yung sa PC ni, sa personal computer nyo, automatic na pagtingin nyo sa app ng ano, trading view, automatic na maset yung ano, trend line, nandito rin yun pag tingin nyo sa ano, sa trading view app sa cellphone nyo. So ito ang kanyang break. Dito siya yung pinakaunang trend line na nilagay ko, yung short term trend line, at dito yung long term trend line. So dito na siya nag-break, na-break niya yung 0.10 level, then 0.00011, then umabot pa siya ng sa araw na to, umabot pa siya ng 0.001250. So napakalaki ang tinaas niya galing sa consolidation na ito. Pero yung naka-profit na dito ng malaki, nag-take profit na sila, marami nang nagbinta, kaya yung price is ano, bumaba ng gusto. Pero hindi siya naabot, hindi siya umabot sa trend line natin, yung sa resistance, kasi medyo resistance ito. At the best part is hindi na yung stop loss natin, hindi na hit. Kahit walang automatic stop loss sa GCash crypto, pero sa mindset ko is kapag umabot na siya dito, yung ano niya is stop ko ng trade. For example, sa 11k ko, kung lugi ako ng 1k or 2k, okay lang, at least di maubos yung kapital ko, kasi nag early stop loss ako kasi malapit sa ano, binilihan ko dito. Yan ang one way para protektahan mo ang kapital mo, mga boss. Kung mag-continue ang rally niya is malaki din ang kikitain mo. So dito, mga boss, is nag-hold lang ako, meaning hindi pa ako nagbinta, kasi sa tingin ko is maba pa ang rally na to, kasi yung Bitcoin is sa araw na yun is massive yung breakout niya. At ito yung sa daily niya, sa daily time frame, ito ang itsura ng chart sa TradingView kung i-view mo sa smartphone, cellphone nyo. Dito siya unang na nag-break, then pangalawang araw, then ikatlong araw, dito yung umabot ng 12. Pwede na akong mag-profit taking dito kasi kumita na ako. Pero sa tingin ko is nag-hold muna ako kasi yung candles niya is nag-parabolic move na. I-research nyo lang sa internet kung anong parabolic move yun, yung nag-rally ng pataas. At wala pa akong nakitang weakness sa ano, daily time frame, kaya nag-hold pa ako. At yung 11k ko is ito na ang, sa 11k ko, ito na ang tinubo niya. Umabot na siya ng 12,916. Ito yung tokens na nabili ko, 19,963,000 sa 11k. Tokens lang ito sa Shiba Inu, hindi ito pera. Ano, share lang ito ng mga tokens na nabili ko. Ang kapital na ginamit ko is yung dito. Tumubo na siya ng, kasi 11k lang ang kapital ko. So, tumubo na siya ng mga 1.9, kasi 12.9 na ang, 12,900 na ang portfolio natin galing sa 11k lang. Hindi ko na-record na yung pagbili ko kasi madalian lang yon, hindi na na-record ko kasi sobrang bilis ng ano, pag-breakout niya. So nag-buy lang ako at hindi ko siya na-record, at ito na ang na-record ko, yung pag-hold ko sa coins, sa tokens na to, yung Shiba Inu. At dito, mga boss, umabot pa siya ng point, pasensya na mga boss, blurred yung ano ako kasi nag-record ako, nag-switch ako
from cellphone to PC. Dito mga boss, umabot pa siya ng 0.00013 na price level area. So, napakalakas ng ano niya, yung pag-breakout niya. Sabi ko na kanina is kapag ang consolidation ng isang stock or crypto ay mahaba, napakahaba, for example 2 to 3 years or more, ang breakout niya is massive din. So, nag-hold lang ako dito mga boss. Kahit alam kong kumita na ako, nag-hold lang ako kasi wala pa akong nakitang weakness niya sa candle kasi nag-pump pa siya ng nag-pump, umabot pa nga siya ng 0.00013 from the 0.0009 na price level area. The following day mga boss is nag-rally pa siya pataas at umabot siya ng, ang price niya is umabot na sa 0.0001470 area. 0.0001470 price level area. Napaka-massive yung breakout ng Shiba Inu sa araw na 'yon. At nung tiningnan ko ang balance ko sa GCash Crypto mga boss is umabot na siya ng 14,094. Tumubo na siya ng 14,000. Yung capital ko na 11,000 is 3,000 ang tinubo niya sa price level area na 0.00013. Ito 'yon mga boss. Nandoon na siya sa 0.00013 price level area. Yung tiningnan natin kanina sa desktop natin. Sa desktop natin is 0.013 level area. Hindi ko na i-mention yung apat na zero kasi napakaba. Ito na lang 0.01297 sa desktop natin is 0.013 kasi mag-fluctuate yung price niya, bababa pataas, bababa siya at pataas naman, bababa at pataas na naman. That's why mag-fluctuate yung price, mag 12 siya plus at mag 13 plus kasi ang breakout niya sa araw na to is nasa 13 price level area na. At dito mga boss is nag-decide na ako na mag-withdraw ng 4,000 kasi sa tingin ko is baka pera na, baka maging bato pa. So nag-withdraw na lang ako ng kahit 4,000 lang, at least may profit na akong ma-secured in case na bumaba yung price, at least may na-secure na ako na profit. So nag-withdraw ako ng 4,000. So dito mga boss is 4,000 lang ang withdraw ko. Ang ma-deduct is yung 5,400,000 na Shiba Inu tokens ang ma-deduct sa account balance ko sa Shiba Inu. So ang kanyang worth is 4,000 siya sa 5,400,000 na tokens sa Shiba Inu. Bali 4,000 siya lahat. So withdraw ko na ito 4,000. At ito na nga mga boss, successful yung order niya. So ibinalik ko na siya sa GCash, sa main GCash na balance ko. Kasi nadedaka na siya ng 5,400,000 na Shiba Inu tokens. Bali yung 19 millions na tokens ko is nagiging 14,400,000 na tokens na lang. Ito yung equivalent sa 5 millions na Shiba Inu tokens yung 4,000 natin. So ang pinaka hold natin dito na capital is ito na mga boss, yung 10,400 na lang. At ibinalik ko na ang 4,000, withdraw ko na siya sa para mabalik sa main GCash account ko. Ganito lang ang gagawin mga boss kung mag-withdraw ka na. I-click lang tong withdraw kasi na-sell na natin yung 4,000 yung galing sa 5 millions na tokens na sa Shiba Inu. 4,000 i-withdraw natin, i-click natin to para mapunta sa main account natin sa GCash. Click lang natin tong withdraw. Tapos lagay natin dito yung amount.
then click continue. At ilagay nyo lang ang ano nyo dito mga boss, yung 6-digit authentication code na sinend sa email nyo. So ito na mga boss, pagkatapos kong linagay yung code sa galing sa email ko is ano, success na yung pag-transfer natin sa ating GCash wallet. So tingnan na natin kung nandoon na ba. So ito na mga boss, ito na yung balance natin kasi na-withdraw na natin galing sa ating GCash crypto patungo sa ating GCash wallet. So ito na mga boss, ito na yung 4,000 natin. So dito mga boss, yung sa 13 level area, sa 0.013 level area is ano, nag-hold na ako, hindi na ako nag-profit taking. At tiningnan ko lang kung magkaroon na siya ng weakness yung candle niya, doon ako mag-sell lahat yung buong capital ko na hinold ko sa Shiba Inu tokens. Then pagkabukas mga boss is tiningnan ko yung GCash account ko ulit, yung sa GCash crypto ko. At ito na naman ang nagiging price niya. Tumubo na naman siya galing sa 10,400 kasi nag-profit taking tayo ng bali 4,000. Tumubo na naman siya ulit mga 11,200 pagkabukas. O kasi sa araw na ito is ano, naglali na naman yung Shiba Inu. Tumaas na naman yung price niya lalo. Kasi mga boss, dito is nag-rally na naman yung ano, Shiba Inu. Tumaas pa siya ng lalo at umabot pa siya ng 0.000016 price area level. That's why yung capital natin is tumubo na naman. At nag-hold pa din ako mga boss kasi kung tingnan nyo tong mga candle na to mga boss, is wala pa siyang ano, weakness kasi nakita nyo puro pa siya ano, puro pa siya green lahat. At yung pinakalitis is napakahaba na ano, long green candle, meaning marami pang buyers, marami pang presence ng buyers. That's why nag-hold muna ako mga boss. By the way mga boss, one way or isang paraan or isang strategy na makikita nyo is magbasa-basa kayo ng mga news kasi yun ang tinatawag na fundamentals analysis kasi ang trading may dalawang ano, option yon, yung sa technical analysis at saka fundamental analysis. Yung fundamentals is yun yung palagi kang tumitingin sa mga current events or mga news mga boss. Mas better kung i-incorporate mo yung dalawa na yon, yung technical analysis mo. Like for example dito, nag-plot tayo ng trend line, mga indicators or studyan mo yung price action ng isang crypto token or isang stock ba, at saka basa ka rin ng mga news online kasi napakalaking tulong yun para magkaroon ka ng idea kung ano ang susunod na move sa ano, crypto or stock ba. So dito mga boss, sa TradingView makikita nyo yung news na yun, i-click nyo lang tong parang ano, yung lightning symbol na logo, click nya, i-click nyo lang dito at saka makikita nyo yung mga news kahit ano ang trinitrade mo dito, forex ba or gold versus dollar or crypto ba, basta meron siyang mga news, pwede ka nang dito na lang tumingin lagi sa mga news kasi updated to palagi, every now and then meron siyang mga updated news. That's why yung iba is ano, yan ang hinihintay nila, lalong lalo na sa ano, forex trading kasi ang forex trading kasi ano, dependent siya sa news. Kapag merong high impact news, doon magiging napaka-volatile yung price niya, yung mabilis na bumaba at tumaas. So dito is ano, may high impact news sa Shiba Inu. For example dito, ang nakalagay dito is Shiba Inu could see a 2,100% run if this happens. Samson Mohens at Bitcoin's next all-time high coming. So dito mga boss is wala pang bagong all-time high ang Bitcoin noon eh, kasi last month pa ito at ito ang lumabas na mga news niya. Kaya nag-rally ng pataas yung Shiba Inu kasi sumunod siya sa Bitcoin at meron din siyang good news or high impact news dito. Shiblid breaks silence on new Shiba mega deal. $1.2 billion
Dodge moved to Binance and Robinhood crypto news that just by you today. Oh, ito yung mga source niya. Ito yung high impact news nila at sa week na yon is marami pang mga high impact news na lumalabas kasunod ng pag rally pataas ng Shiba Inu. Yan ang isang technique mga boss para i-incorporate nyo sa trading strategy nyo. So continue tayo mga boss. At dito sa araw na yon yung Bitcoin is nag-range pa siya from 62 to 69. Hindi pa siya gumawa ng all-time high. Lumabas yung mga news at nag-rally pataas yung Shiba Inu kasi sumunod siya sa Bitcoin. At sa price level area na 0.0016 plus sa Shiba Inu mga boss, ang tinubo na ng account balance ko from 10,400 kasi naka-withdraw na tayo ng 4,000 is tumubo na naman siya ng 13,200. So from 10,400 tumubo na siya na mga almost 3,000 na mga boss kasi 10,400 yung natin yung bagong capital natin tumubo na siya ng mga almost 3 kasi 13,200 na siya mga boss. Dito yun, ito yung bagong rally niya, bagong price niya 0.0001678, so nagparabolic move na nga siya. So napakalakas yung parabolic move niya mga boss. At pagkabukas mga boss is nag-continue pa ang rally ng Shiba Inu. Yung capital natin is tumubo pa ng tumubo at umabot na siya ng 15,500. Ito na siya. Kasi nag-breakout na naman siya at ang bagong price niya sa araw na ito is 0.00019 price level area. Ito na yung bagong price niya mga boss. Kaya tumubo na naman yung account balance natin. At pagka 8 PM mga boss, nag-continue pa ang kanyang rally. Ang bagong account balance natin is from 15,000 nagiging 17,490 na kasi tumubo pa yung Shiba Inu. At ang bagong price niya sa Shiba Inu is, tingnan natin. Pasensya na kayo mga boss sa recordings ko kasi sabi ko nga kanina nag-switch ako between my cellphone at sa PC ko. Kaya madalian lang yung pag-re-record ko para maipakita ko sa inyo kung paano mag-trade ng crypto sa GCash or sa GCash crypto. At dito mga boss is nag-breakout pa siya at ang bagong price niya from 0.0019 is at ito na yung bagong price niya mga boss, yung 0.0002028 nandito yung price. Hindi ko na madalian lang yung pag-record ko. Sa nakita nyo naman dito, ito yung price niya. Napakalaki ang inangat ng price sa Shiba Inu at nag-fluctuate din yung balance ko sa GCash. At dito mga boss is umabot pa siya ng 17,800 kasi ang bagong price na naman ng Shiba Inu is 0.00020 price level area. At dito mga boss, masasabi ko na kapag trinade mo lang ng gusto yung crypto at saka nag-aral ka ng maigi, nag-aral ka ng mabuti at yung analysis mo is tama lang, masasabi ko na napakalaki ang potential ng capital mo na lumago dito sa crypto kaysa inilagay mo lang sa bangko. Kasi for example dito sa 5 days lang yung Shiba Inu, yung interest niya is tumubo ng 100%, pero sa bangko is kahit 1 year I think mga 3 to 7% lang, or meron bang 7%, hindi ko alam. Sa alam ko is mga 3% lang in 1 year per annum yung tubo ng kalimitan yung mga bangko sa atin, 3% lang. Swerte na kung merong mga bank na mag-offer ng 7% per annum. Napakalaki na yon. Pero dito sa crypto is nakita nyo naman mga boss, walang bias, transparent na transparent yung pinakita ko. Yung tumubo within 5 days
ito mga boss within 5 days lang, kasi dito nag-breakout yun. 1, 2, oh dito, ito siya yung nag-breakout sa pinakaunang ano natin, mga 5 to 6 days lang. Ito yung pinakaunang breakout niya, 1, 2, ito yung daily candle niya mga boss. Once nga ilagay mo ito sa daily, every candle niya is daily, yan ang run ng candle niya, daily. Kapag ilagay mo sa 4 hour time frame, itong lahat ng candle na ito, bali lahat yan 4 hour yan kada candle. Pero kung ilagay mo sa 15 minutes kada candle, it's 15 minutes rin yan. Kung ilagay mo sa 1 minute is 1 minute lang ang 1 minute rin ang mga candle. So linagay natin sa daily time frame, so ang ano niya, ang counting niya is itong pinakaunang breakout niya, yung linagay ko na trend line 1 2 3 4 5, 6. Sa 6 days niya mga boss, yung 11K ko tumubo ng 103%, mga 100 plus percent mga boss. So sa 11K ko is ano, sa 100K is tumubo rin ng ano, 11K. Yan ang napakaganda dito sa mga, sa crypto mga boss, kung pag-aralin nyo lang ng maigi, kasi marami ding nalulugi dito. Bakit? Kasi hindi sila nag-aaral, nagpada sa sinabi ko na sa yung sa mga video ko una, nagpadala lang sila ng hype kasi maraming kumikita sa internet at pinamanage nila ang kanilang kapital sa ibang tao. Yan ang napakalaking kamalian mga boss, yung kapital mo, yung hard-earned money mo is pinamanage mo sa ibang tao. That's why maraming na-scam is kasi ibang tao ang pinamanage sa kanilang kapital. Ang the best way mga boss, ikaw mismo ang mag-manage ng iyong kapital, kasi hard-earned money mo yun eh. Blood and sweat ang pinuhunan mo dyan para magkaroon ng kapital na ganyan, pero ipamanage mo lang sa ibang tao. No, napakalaking kamalian yan mga boss. That's why sa sinabi ko na palagi, pag-aralin nyo, kung para, pag-aralin nyo lang ng maigi or pag-aralin nyo ng mabuti yung crypto, malaki ang potential na kumita kayo. Kasi thousands of forex and crypto around the world, maraming crypto, sa napakaraming crypto, napakaraming forex, napakaraming opportunity kung saan kayo pwedeng mag-trade. At ang the best lang mga boss is pag-aralin nyo muna yung technical analysis. Ito yung mga price action, trend line, indicators. Dito kayo mag ano na indicators. Marami dyan sa Google mga boss or sa YouTube, i-research nyo lang. At saka fundamentals, meaning yung mga news mga boss. For example dito, pag click mo dito sa trading view, makikita mo yung mga updated news. Yan ang napakalaking dahilan kung bakit tumaas yung mga price ng mga crypto or bumaba ng gusto, kasi may mga high impact news, either positive or negative. Kung negative, bumaba yung price ng crypto. Kung positive naman, is tataas yung price ng mga cryptos. So i-incorporate mo palagi yung technical analysis at saka fundamental analysis mga boss sa trading mo. Hindi ko naman sinabi mga boss na mali yung ilagay sa bangko. Sa akin lang is ano, depende na lang sa inyo kung saan nyo. At least ipinakita ko sa inyong mga boss kung ano ang potential dito sa crypto. Kasi within days lang, yung iba nga 100 times, yung iba meron pa ngang 200 times, 1,000 times. Kasi kumita sila ng ganun kalaki kasi mga expert na sila at experience. Kasi dito sa crypto is unlimited yung earning potential mo. Ang dapat mo lang gawin is, sa sinabi ko na palagi, is mag-aral ng mabuti sa technical at saka sa fundamental analysis. So continue tayo mga boss. At dito mga boss sa Binance, kasi ang Binance na, sa time na to is sa website is ma-open pa, pero karon na ano na, disable na sa SEC. Sa nakita nyo dito mga boss is yung altcoins lahat is halos tanan, halos green lahat, kasi sumunod din sila sa Bitcoin. Kasi sa time na to is nag-rally ng husto yung Bitcoin. Yung Bitcoin mga boss is king of crypto yon. Once na yon ang mag-rally pataas, halos na ang
halos lahat ng altcoins magsitaasan. Kapag yan naman bumaba ng gusto, ito rin mag-red din lahat or mag-down rin lahat. Pero hindi naman lahat kasi merong altcoins din na titiwalag, mag-rally siya pataas instead na bumaba kasi bumaba yung Binance pero siya mag-rally pataas. Depende yan sa ano, sa crypto. I-research nyo lang. At dito mga boss is nag-rally pa ng gusto yung Shiba Inu. Umabot pa siya ng 0.00026 to 0.00027 price level area. Ito yon. Blurred lang kasi gumagamit lang ako ng cellphone sa pag-record nito sa PC. Ito ang sa PC ako tumingin ng chart at nag-record ako sa cellphone at finocus ko kaya nag-ano siya blurred siya. Pero makikita naman dito na 0.27 ang area na to. Dito mga boss, kung titingnan nyo, napaka laki ang itinaas ng Shiba Inu. From this point, yung pinaplat nating trend line, umabot pa siya ng 0.0027. Napakalaki ang itinaas niya. At sa RSI naman, overbought na ang level niya. Pero sa parabolic move, hindi magmamatter kung overbought kasi as usual ang normal niya kapag overbought na pwede mo nang ibenta. Kung oversold naman pwede na ka nang magbuy. Pero dito kung magparabolic move kahit mag-overbought pa yan, hindi yan ano, hindi na mag-agad yung price sa kanyang indicator. That's why ang napaka-importante mga boss is studyan mo yung price action. Kung makakita ka ng weakness dito, tsaka ka na magbenta. As of the moment, sa araw na yon hindi pa ako nakakita ng weakness, so nag-hold pa ako. At sa araw na to mga boss, March 4 na, ang capital ko sa GCash is ito na. Nagiging sa 14,400,000 Shiba Inu tokens kasi nag-withdraw ako sa sinabi ko na kanina, nag-withdraw ako ng 4,000. Kahit nag-withdraw ako, mga 10,400 na lang ang capital na ginamit ko. Yun na lang ang natira, 10,400. Tumubo pa siya ng 100%+ or tumubo pa siya ng 100% kasi nagiging 21,127 na siya. Ito na ang kanyang tinubo sa March 4. Sa araw na to is March 4 na kasi nag-continue pa ang rally ng Shiba Inu. Dito makikita sa cellphone natin yung view sa ano trading chart sa tradingviewchart.com yung chart sa mobile device natin. Dito na yon yung 0.002682 to 0.0027. Ito na ang bagong balance natin mga boss sa bagong price sa Shiba Inu. At the following day mga boss, March 5 na, tiningnan ko uli yung GCash crypto balance natin. At dito mga boss, sa March 5 na pagkatingin ko sa GCash crypto natin, ito na ang nagiging balance niya. 24,335 na sa total capital natin na ginamit na 10,400, ang kanyang tinubo is sobra na sa 100%. I think ilang araw na ba ito, basta March 5 na ito since the start of the rally, so nagiging 24,000 na yung account balance natin mga boss. Hindi ko na na-record yung chart sa araw na yun mga boss kasi na excited kasi ako sa price ng ano Shiba Inu kasi continuous ang kanyang rally kasi, at na-excited naman ako kasi tumubo ng 100% plus yung pera ko or yung capital ko sa ano GCash crypto. The following hours na naman mga boss, tiningnan ko ulit yung GCash crypto balance natin. Ito na yung tubo natin. Ito na siya mga boss, 26,000 na. I think ang price sa Shiba Inu is lagpas na sa 0.00030 price level area. Hindi ko na na-record ang chart sa araw na to kasi busy ako sa pag-trade ko sa Forex. Ang na-record ko na lang is yung sa account balance. Pero makikita nyo later ang latest price niya sa Shiba Inu. As of now, ito na ang tinubo ng account balance natin galing sa bagong
bagong capital natin na 10,400 nagiging 26,300 na siya. Kasi tumubo na naman yung price ng Shiba Inu. At sa araw na to mga boss is yung price ng Shiba Inu is 0.00030 plus na. Hindi ko siya na-record sa price na iyon. At ang bagong balance natin is 27,000 na. Na-record ko na siya, makikita nyo later. At dito mga boss, dito ko na na-record uli yung price sa Shiba Inu. Pasensya na kayo mga boss kasi cellphone lang ang ginamit ko sa pag-record at hindi masyadong clear yung price, pero if try nating i-focus. At ito na ngayon ang price ng Shiba Inu mga boss sa araw na to. 0.00042.33. So na breakout na niya ang 0.00040 price level area. Nandito ang major key level of resistance mga boss, kasi ito yung all-time high niya mga boss. Ito dito, nandito yung all-time high niya. I think noon pa itong mga 2021. So itong consolidation na to napakahaba, mga 2 years plus. So yung nag-breakout siya, napaka massive ng breakout niya, kasi sa sinabi ko na kanina, once nga ang price is mag-consolidate siya for how many years, 2 to 3 or more, ang kung mag-breakout naman siya, mag-parabolic move siya, napaka-massive ng breakout niya. So supposed to be mga boss, ang plano kung magbenta lahat is dito na, or gusto ko kasing umabot dito, pero sa tingin ko is parang hindi mangyayari yan. Kasi sa price na to is, sa sitwasyon na to is marami na talagang kumikita ng malaki. At once na marami nang kumikita ng malaki, yung mga may malalaking investment, for example, mga bangko, mga big investors, or yung mga whales, tinatawag na mga whales yun, yung mga taong may malalaking pera, yung mga bilyonaryo sa US, Germany, China, or saan pa ba yun, napakalaki na ang kita nila dito. I think billions of dollars na, or millions of dollars. Once na ganyan ang mangyayari mga boss, mga boss, mag slowly na silang mag distribute hindi nila i-distribute lahat para hindi maagad-agad madump yung price. Mag sell sila in tranches, meaning for example naka-earn na silang ng $1 million. So ang hindi nila i-sell lahat ang $1 million, kasi kapag yan ang makita sa yung sa mga buy and sell order sa mga tao, maraming magbibinta din, wala nang bumili pa sa kanilang price kasi malaki ang inilagay nilang pending order. So mag sell sila in tranches, for example sa $1 million mag sell sila, or i-divide nila into 10, for example sa $1 million magbinta sila ngayong araw ng 100,000, pagkasunod araw another 100,000, katlong araw 100,000 again, until ikasampung araw. So yung 1 million nila is nabinta nila in tranches, tsaka na nila mabinta lahat, kasi kung ibinta nila lahat at makikita yun sa buy and sell order, wala nang bumibili sa kanila. Yan ang strategy nila mga boss, yan ang tinatawag na distribution phase. Okay mga boss, supposed to be dito ako magbinta or dito, pero sa tingin ko is napakalaki na ang price nito, kasi yung major key level of resistance na break na niya, sa tingin ko is baka magkaroon na ito ng deep pullback. So dito na ako nagbinta lahat dito sa price na ito, sa 0.0040 plus level area. Dito na ako nagbinta yung 0.00042.19 price level area. Ito yon, kasi ito yung major key level of resistance, kung saan siya nag-resist siya ng mga, kung saan resistance siya ng ilang taon. So dito na ako nagbinta lahat mga boss, at ang kita ko sa araw na to is ito mga boss. Ito na mga boss, ito lahat yung kita ko sa araw na to. I think ang kanyang rally is mga 1 week or basta siya, more than 5 days siya. Sa more than 5 days na trade ko, ang kita ko lahat, ang net profit ko is
26,300 kasi sa capital ko na 11K yung una is nag-withdraw ako ng 4,000 sa pinakita ko na kanina mga boss. At yung pinakalas na tubo niya is umabot pa siya ng 33,393. So dito na ako nagbinta lahat mga boss. Dito ko na sinesell to at saka winidraw ko balik sa aking main GCash account yung sa GCash wallet ko. So bali 37,000 minus 11,000 is ito yung total profit ko mga boss, 26,300 sa 1 week na trading ko mga boss sa crypto na to. Pero hindi lahat ng crypto ito ang mangyayari kasi na timing lang ito mga boss na nag-consolidate siya sa dito, nag-consolidate siya sa napakahaba na panahon, mga 2 years plus ito mga boss. At saka once na nag-breakout siya, napaka-massive rin ang breakout niya at hindi ko na hinintay na dito ako mag-sell kasi sa tingin ko is napaka-taas na ng kanyang price. So dito ko na lang in-sell lahat sa 0.00047 area. As of now mga boss, ngayong araw na to, April 17, ito na ang price ng Shiba Inu ngayon. Dito mga boss, dito ako nakabinta sa level na to mga badang dito. Bandang dito nasa 0.00042 price level area. At yung analysis ko mga boss is tama naman kasi sa tingin ko is napakataas na ang price nito at nalagpasan na niya ang major level of resistance dito yung since dito siya na area since ano siya December 2021 until now December 2024, 22, 23, 24, mga 2 plus or almost 3 years mga boss ang consolidation niya dito bago siya nag-breakout at ang kanyang breakout is massive. At sa nakita nyo naman mga boss sa sinabi ko na kanina once na napakataas na yung price, yung mga malaking company or mga central bank or mga banko or kahit anong malaking kumpanya yon, nag-sell in tranches na sila yung mga kita nila na billion-billion, million-million, hindi nahandahan na nilang ibinibinta. That's why ito ang nangyari sa price. Hindi siya direktang sa sinabi ko na hindi nila bininta lahat kasi kung ibibinta nila lahat direkta ang pag-ubos ng price, pero nagbinta sila in tranches. That's why makikita nyo sa mga candle merong dito at saka meron namang green, merong maliit na pula, merong maliit na green kasi nag-sell sila in tranches. Kung makikita nyo rin sa every 4 hour na candle or sa 4 hour time frame, dito yon, ito yung mga tranches na binibinta nila. Nagbinta sila, merong bumili, nagbinta na naman sila, merong bumili, nagbinta. Kasi yan ang trading mga boss eh. Kung sa tingin mo is, kung kontento ka na sa price mo, ang sa atin lang mga boss is, tinatawag lang itong riding the waves. Kasi sa atin is, hindi tayo mag-counter trend. Susundin lang natin kung ano ang ginawa ng mga big whales. Kasi para sa ating mga ordinaryong tao, yung may maliliit na puhunan, pwede natin gawin itong opportunity para kumita. Kasi yan ang isang technique sa trading mga boss. Mag-wait ka lang ng breakout. Dito, for example, sa price na dito, mag-wait ka na lang ng breakout sa price. At kung sa nakita mo ang mahabang consolidation, usually ang price kasama na doon ang mga good news, merong mga malalaking projects ang token na to, kasama na yan, that's why malaki ang, pero kapag yung iba is yung nag-manipulate lang sila, kapag nag-breakout ito, pero
bababa naman kaagad kasi ano, nag-manipulate lang sila, hindi totoo ang breakout. Tinatawag itong fake breakout kasi tinatrap lang nila yung mga newbies para pagkakitaan. That's why mga boss, for example dito nag-breakout at nag-down kaagad yung price, hindi yan ano, genuine breakout, false breakout yan, kasi nag-manipulate lang yung mga ibang may malaking kapital na mga experienced trader, or mga nag-manipulate lang sila para pagkakitaan yung mga newbie. That's why mga boss, na aralin yung mabuti yung trading para kumita kayo. At dito na lang mga boss, sana nakatulong tong video natin kung paano mag-trade ng crypto sa GCash Crypto or kahit saan, kahit sa BitGit, Binance or saang platform, basta ang pinaka-importante mga boss is ito lang masasabi ko before tayo mag-end. Pag-aralin yung mabuti yung technical analysis, which is yung price action, mga nandito yung mga indicators, yung mga moving average, marami dito. I-click nyo lang to at saka dito nyo makikita. I-research nyo lang sa Google at YouTube mga boss, at saka yung mga fundamentals din makikita nyo dito sa tradingview.com. I-click nyo lang itong lightning logo na to at dito makikita lahat yung mga price, kahit ano, kahit mga forex ryan, gold, for example gold versus dollar, meron ring news dito sa USD or US dollar versus Japanese yen, meron ding mga news yan, lahat dito merong news. Kahit dito ka na lang mag ano sa trading view mag-aral ng technical analysis pati na sa fundamentals. Napaka-importante mga boss na i-incorporate mo yung dalawang yun, yung technical analysis at fundamental analysis, para mas ma-develop pa yung knowledge mo, kasi ito yung pinaka-importante sa trading, technical analysis at saka fundamental analysis. I-research nyo na lang sa Google at YouTube mga boss, kasi marami dyan. At dito na lang mga boss, sana nakatulong tong video natin sa trading tips or trading strategy para sa mga baguhan at para na rin sa mga experienced traders. Dito na lang mga boss, at sana nakatulong tong video natin para updated ka lagi sa mga bagong kong uploads mga boss or bagong mga videos tulad nito. You can subscribe to my channel anytime Wingbuds and click the notification bell para updated ka lagi sa mga bago nating uploads. See you on the next video mga boss. Thanks for watching and God bless mga boss. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.